Magandang araw. Welcome back sa ating channel. So ngayon ay ang ituturo ko muna naman sa inyo ay kung paano yung dalawang paraan, pinakamadaling paraan kung paano mag-bypass ng electric pan. Okay? So hindi na tayo gagamit ng tester. So ang electric pan ito, kapag binuhay ay walang power. Okay, so nakasaksak yan. Pag pinindot natin sa number 1, so walang reaction yung motor. So walang power na pumapasok. Okay? So number 2 yan. Number 3, so wala man lang siyang vibrate. Okay, ibig sabihin walang power. So bumutin muna natin. So pagka ganito yung nangyari sa electric pan nyo, ang isipin nyo lang ay open na yung thermal fuse o sira na yung thermal fuse. Okay, so ang paraan lang, kung wala kayong tester, kung wala kayong tester para malaman kung gagana ito, ay sa pamamagitan ng pagbabypass. Okay, so umpisa na natin. Bago nga pala tayo mag-umpisa, huwag niyo muna kalimutang mag-subscribe, comment, share na rin. Okay? Kung may comment kayo, paki-comment na lang. So, umpisa na natin. So, ang kailangan pala natin ay wire. So, ayan. So, ito yung gagamitin nating pang-bypass. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang kailangan lang natin yung isang linya ng kapasitor. Kung mapapansin nyo, in-open ko na yan. So, kanina kwan yan, buo pa yan. Pero nilagot ko na, tapos in-open ko na yung kwan niya, wire niya. Kasi magtatap tayo dyan ng yung wire na kinuha natin. Ito. So, magtatap tayo ng isa dyan. Okay, dyan muna sa isa. Okay. So, itatap ko muna. So, ayan, naikabit na natin. Naitap na natin yung isang wire. Ayan, ayan siya. Naikabit na natin. Doon sa linya ng kapasitor. So, ang sunod natin gagawin, yung kabilang dulo, ipasok naman natin dito sa pinahang liig niya, pababa doon sa, pababa dito sa papunta switch. Okay, doon sa loob. Ipapasok natin siya dyan, sa neck. So, yan, diyan, ipapasok natin. Papunta doon sa baba, okay? So, ayan, naipasok na natin doon sa neck niya. So, diretso na yun sa baba. Punta dito. Sa loob nito. So, yung kabilang dulo, yung unang dulo na, yung isang dulo naman, naikabit na natin dyan kanina. Okay? So, anong nangyari? So, itumba natin yung electric pan. So, anong nangyari? Ito yung kabilang dulo. Nandito na siya sa base ng electric pan. Doon sa stand. Okay? So, ang gagawin natin dyan, hahanapin natin yung common. So, ang common, so, meron tayo ditong limang wire. So, may limang wire tayo dyan. Yung apat, bali, yung apat, nakakabit sa, ayan, yung apat ay nakakabit sa switch niya. Okay? Doon sa pindutan. Ayan, yung likod ng switch yan. Okay? Yung loob. So, tapos may isa na wire na diretso na dun sa taas ng motor. Itong puti, diretso dun sa taas ng motor. Tapos, diretso dito sa AC cord. So, yan yung common. So, ito yung kailangan natin. Yung hindi dumaan sa switch. So, yung dumiretso lang dito na wire sa AC cord. Dito sa isa. Okay? Diretso doon sa motor. So, yung may wire dyan na hindi dumaan sa switch, yun ang kailangan natin. Puputulin natin yan. Okay? Yung open natin. Okay? So, puputulin ko lang. So, ayan. Naputol na natin. Okay? So, ito yung kailangan natin. Yung linya ng isang linya ng papunta sa AC cord. Okay? Dito sa power cord. Okay? So, ayan. Papunta ito sa AC cord. Ito naman yung pinagputulan natin. So, ito. Kulay puti. Papunta naman siya sa motor. Okay. So, hindi natin kailangan yan. Hindi na natin gagamitin. So, ang gagamitin natin ay itong papunta sa AC cord. Okay. So, papunta siya dito. Ayan. So, doon natin ikakabit yung kinuha nating wire, yung wire na mahaba na
tinap natin doon sa isang linya ng kapasitor. Ito yung kabilang dulo. Kakapit natin siya dyan. Okay? So, ayan. Ikakabit lang natin dyan. So, ayan. Okay, kakabit ko lang. So, ayan. So, naikabit na natin. So, ayan, naikabit na natin. So, ulitin natin. So, yung kinuha nating wire, ikinabit natin dun sa isang linya na papunta dun sa AC cord. Okay? Na nakakabit dun kanina sa common. So, ang mangyayari, yung tinap natin na wire, yun na ang magiging common. Okay? Pinalta na natin yung isa, yung kulay puti na papunta sa motor. Kasi nga, dumaan yan sa thermal fuse. Kasi open na yung thermal fuse. Ibig sabihin, wala nang linya tong common na dati. Yung original na common. So, gagawa tayo ng panibagong common. Yun yung wire na itinap natin. Yung bagong wire na kinabit natin. Okay? So, kinabit natin siya dito sa isang linya papunta sa AC cord. Yung hindi dumaan sa switch. Okay? So, dumiretso siya dito sa isang linya ng kapasitor. Okay? So, okay na yan. Naka-bypass na yan. So, tingnan lang natin kung walang lalapatang wire yung ano, yung ilalim. So, wala namang lalapatan. Pwede na nating buhayin. So, ang gagawin natin, isasaksak natin. Titingnan na natin kung anong mangyayari. Kung tama yung pag-forward natin, yung pag-bypass natin, magpo-forward ng under yan. Okay yung ikot yan, forward. Pero kung mali, magba-backward yan. Okay? So, try natin isaksak. So, ito yung pansaksak natin. So, isaksak na natin. So, ang nangyari? So, naka-number 3 tayo. So, isiro muna natin. So, ibig sabihin talagang thermal fuse na ang sira nito kasi umiikot na. So, ayan. Kung mapapansin nyo, baligtad ang ikot niya. Ayan, number 1, napakalakas na agad. Number 2, medyo mahina. Number 3, mahina. So, yun ang katibayan na baligtad ang ikot. Yung number 3 ang mahina. So, kung mapapansin nyo, yung ikot ng LC, ayan, tingnan nyo maigi. Baligtad yung ikot niya. Pag ganun, dapat pa-forward yan. So, ibig sabihin, mali yung tap natin. So, bunutin muna natin. Binunot ko na yung saksakan. So, mali yung kabit natin nung wire na pinang bypass natin. So, ililipat natin dun sa kabila. So, para mag-okay yung under niya. Okay? So, mag-forward yung under niya. So, ililipat ko lang. So, mula dito, ililipat ko dun. So, okay na yan. Makukuha na natin yung tamang linya. Okay? Okay, so ayan, nailipat na natin. Doon naman natin na inilagay doon sa kabilang linya ng kapasitor. Kanina, dito natin kinabit. Ang nangyari, baligtad ang ikot. Kaya inilipat natin dito sa kabila linya ng kapasitor. Okay, so okay na yung ikot niyan ngayon. So, try uli natin, saksak natin. So, lagay natin sa number 1. So, ayan. Umayos na yung ikot niya. Nasa harap na yung pinakang hangin niya. Okay? So, number 3. Number 2. Number 1. So, okay. So, iharap natin para makita natin ng yung tamang takbo niya. Okay? So, patayin natin. So, so, hintayin natin huminto. So, kita nyo. So, pindutin natin number 1. So, ayan. Nag-forward na yung ikot niya. Okay. Ibig sabihin, okay na. So, medyo malakas naman yung ano niya, hangin niya. Number 2. So, ayan. So, number 2 na tayo.
So, number 3. So, ayan. Number 3. So, punta ka number 3. Number 3 tayo. So, ayan. So, patayin natin. So, okay na yung unang paraan natin ng pagbabypass. Okay? So, yung pangalawa naman na ginagawa ng ibang technician o yung ginagawa natin ng pagbabypass. Okay? So, okay, bunutin muna natin. So, wag na natin galawin yan. So, okay na yung top natin dyan. So, yung iba, ang ginagawa, binubutas lang dito. Okay? Binubutas lang na hinahanap yung common. So, okay. So, mula dito sa, so, balik na rin natin. Mula dito, yung kanina, pinutol natin, ibalik uli natin. Okay? Yung pinutol nating wire kanina na common, ito, papunta dun sa taas na puti. Ito yung common papunta dun sa motor na nakakabit dun sa thermal fuse. Kaso open na yung thermal fuse, kaya wala lang linya dito sa taas. Sa taas ng motor. So, ikakabit uli natin dun sa AC cord. O dun sa papunta saksakan. Sa line 2. Okay? Ikakabit, ibabalik ko lang ulit. So, ayan, naibalik na natin. So, naibalik na natin yung una, yung dati kanina. So, yung original na wiring niya kanina. So, yung common, binalik na, inilagay natin dito sa papuntang AC cord. Yung dating linya niya kanina. So, hugutin natin yung tinap natin kanina. So, ito yung tinap natin. So, yung iba, so yung iba, ang ginagawa, binubutas lang yung, kita nyo to, itong wire sa neck nya, nandyan yung pinagsama-sama yung wire dyan, binubutas lang yan. Hahanapin nyo yung common, yung puti. So, hahanapin nyo yung puti. So, puputulin natin ito, doon natin ilakabit. Okay? Diyan natin ikakabit. Okay? So, bubutasin ko lang to. So ayan, nabutas na natin yung wire nung papunta sa neck. So kukuhanin niyo yung linya na kulay puti. So mula dito, kung pansin niyo, yung kulay puti na nakakabit sa AC cord. So yun yun. Yan yung puti. Okay. So yan yung common. So ang nangyari, pinaiksi lang yung wire. So, dito lang nagbutas. So, ililipat lang natin yan. Itatap lang natin uli yan dyan. Puputulin lang natin itong wire na ito. Tapos, itatap uli natin dyan. So, hindi na natin papakialaman yung dinugtong natin sa isang linya ng kapasitor. So, ayan. So, ang ating lalagyan ngayon ay ito. Ayan. Yung kulay puti na yan. Na karugtong nitong kulay gray na papunta sa AC cord. So, yung kulay puti. Yan yung karugtong. So, yun yun. Ibig sabihin, magdiretso lang siya dito. Okay? Puputulin lang natin yan. Okay? So, ayan. Naputol na natin. So, ito yung pinutol natin kulay puti. So, ayan yung kapraso. Yung sa pataas. Ang dudugtongan natin yung papunta sa baba. Papunta dun sa AC cord. Okay? Papunta dito. Yun ang kukunin nating linya. Ayan. So, puputulin lang natin yung wire na itinap natin doon sa linya ng kapasitor. So, ikakabit natin dyan. Okay? Same connection lang din na. So, pinaiksi lang yung wire. Okay? So, ayan. So, ito, naputol na natin yung mahabang wire kanina. Pinaiksi na natin. So, ikakabit lang natin doon sa ano, pinutol nating puti. Okay? Doon lang natin ikakabit. Pwede namang hindi na putulin yan. Pero, mas maganda putulin nyo na. Para mas madaling ikabit. Okay? So, ikakabit ko lang yan dyan. Okay? So, ayan.
So, ang nangyari, naikabitan natin yung kaprasong wire na itinap natin. So, isa dito din sa kulay puti, pababa. Ang kinuha natin yung pababa. Yung isang pataas. So, hindi na natin gagamitin yung pataas na yan. Yan yung diretso sa thermal fuse na sira. So, wala nang linya yan. Kasi open na yung thermal fuse. Gumawa tayo ngayon ng bagong common. Ito yung wire na kinabit natin. Papunta dun sa isang linya ng kapasitor. So, okay. Tama naman yung kabit na natin kanina. Hindi natin gagalawin. So, inilipat lang natin. Pero yung ano kanina, mahabang wire lang yun. Doon lang tayo nagkabit sa dito lang tayo nagkabit sa parting switch niya, malapit sa switch. Pero same connection lang din yan. Pinaiksi lang natin yung wire. Okay? So, ganun. Ito yung bagong common niya ngayon. Okay? Nakatap na dyan sa linya ng kapasitor. Ibig sabihin, niligtangan na natin yung thermal fuse. Binypass na natin yung thermal fuse. Okay? So, papaanda rin na natin. So, isasaksak muna natin ulit. So, ayan. So, kung nasa number 1. Okay. So, number 2. Number 3. So, nakataligod yan. Pero tama yung ikot niya. So, iharap natin. So, ayan. Mahantat na siya. So, ayan yung ikot niya. Naka-forward. Okay, number 1. Pindutin natin number 1. Umikot siya ng mga malakas na. Number 2. Ayan yung number 2. So, ayan. Yung number 3. So, okay na yung number 3. So, okay. So, yun lang. Okay. Hugutin na natin. So, nahugutan natin. So, kung gusto nyo nga pa lang magkabit ng thermal fuse, dito lang kayo maglagay sa binypass na sa wire na ito. Putulin nyo to, magkabit kayo ng thermal fuse dito, tapos ilapat nyo dun sa may windings. Okay? Ilapat nyo dun yung thermal fuse, ilapat nyo dun sa may windings. Dun sa pinakantanso. So, dito lang kayo magkakabit ng thermal fuse. Dito sa wire na ginamit natin pantap yung ginawa nating bagong common. Okay? So, hanggang dito na lang. So, kaya ko nga pala tinuturo yung ano, pagbabypass, isang paraan din yan ng paglalagay ng thermal, ng paraan ng pag-troubleshoot. Okay? So, yung mga nagsasabi na nasusunod daw yung bahay kapag walang thermal fuse ang ating electric pan. So, hindi po yun totoo. Sabi-sabi lang yun. So, ang talagang dahilan ng pagkasunog ng bahay natin ay yung kapabayaan ng gumagamit. Okay? So, halimbawa, yung electric pan nyo ay napakaingay na, tuloy-tuloy nyo pa rin ginagamit. So, alam nyo nang may diferensya yung electric pan nyo, tuloy-tuloy nyo pa rin ginagamit. Humihinto na, kapag matagal nang ginagamit nyo pa rin. Okay? So, yun ang dahilan kung bakit nag-overheat yung motor. So, bago nga pala kayo mag-bypass, siguraduhin na, magpalit kayo ng motor. Magpalit kayo ng bushing, shafting, saka maglagay ng langis. Yun lang. Magpalit ng bushing, shafting, at maglagay ng langis. Okay? Bago kayo mag-bypass. Siguraduhin din na okay yung kapasitor. Okay yung value niya. Okay? So, hindi sira yung kapasitor. So, yun lang naman ang dahilan ng pag-init ng motor. Yung wala ng langis. So, may sira yung bushing. Yun lang ang dahilan ng pag-init ng motor. Tapos yung kapasitor. Pagka mahina na yung value o kaya damage na yung kapasitor. So, isa rin dahilan yung may tama na yung shafting. So, SOP, pag magbabypass, palitan nyo yung bushing, shafting, siguraduhin okay. Maglagay din na lang is. Okay, so hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa mga nagsubscribe. Okay, so good luck na lang po. Paki-share na lang para marami tayong para marami makaalam nitong ating video. Okay?